natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat ay nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. 5 million? And sinasabi rin ni Rosmar dito na mas mayaman ako sa'yo. Kasi bibigyan kita ng maraming. Oof. Okay, napakaswerte talaga nito ni Diwata, no? From isang pulubi na nakatira sa ilalim daw ng tulay. Ngayon, pinagkakaguluhan siya ng mga vloggers and mga influencers na big time, no? Isa sa mga ano to eh, isa sa mga event sa buhay ng isang tao na hindi mo inaasahan, no? Although, deserve niya yung mga binibigay sa kanya. And talaga namang masasabi natin na sobrang swerte niya. Kasi yung focus ng mga tao ay nasa kanya ngayon. Kay Diwata at Cash, lahat-lahat ay nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Kung papapiliin kita, aling... 5 million? Grabe naman. Napanood ko na rin kasi to, pero hindi lahat. Pagkakaalam ko kasi, binigyan niya dito si Diwata. Dito ni Rosmar, no? Si Rosmar nga pala, sobrang sikat nito. Isang mayamang vlogger, negosyante. And ginaya niya yung paresa ni Diwata. I think parang ano to eh. Para hindi isipin ng tao na magkalaban sila. And sinasabi rin ni Rosmar dito na mas mayaman ako sa'yo. Kasi bibigyan kita ng maraming. Di ba? Kita din naman natin na totoong mas mayaman si Rosmar. Kung mamigay siya milyones, di ba? So, anong meron dito? Anong meron dito? Si Diwata naman sa ngayon ay hindi masasabing mahirap pa rin. Malaki na yung ano niya eh. Malaki negosyo niya. May vlog na siya. Meron na siyang sinamantala niya itong ano eh. Sinamantala niya itong kasikatan niya. Tama yun. Pero maganda pa rin itong ginawa ni Rosmar sa kanya para mas mapalaki yung negosyo niya. Since si Rosmar naman talaga, alam natin na mayaman talaga. So, binigyan niya si Diwata ng mga ganito. Kasi pangarap nga daw ni Diwata na magkaroon ng bahay at lupa. Pero itong ginawa ni Rosmar, guys, isa itong ano eh. Isa itong promotion at the same time, sinamahan din niya ng pagtulong. Na hindi ito basta-basta lang ginawa ni Rosmar para tulungan si Diwata. No. Yun yung alam natin na totoo. Bakit? Kasi isang mapapansin nyo dito, may camera, may team na kukuha dun sa event na yon, no? Alam nila yung mga pagkakasunod-sunod, may parang game pa sila na ginawa dyan. Diba? Hindi ito plainly pagtulong kay Diwata. Kung pagtulong lang ang pag-uusapan, At gusto lang talaga ni Rosmar na tulungan itong si Diwata. Pupunta lang si Rosmar dito sa bahay halimbawa ni Diwata kung saan siya nagre-reside. Ibibigay niya yung mga tulong nang walang kahit anong camera or nakasetup na team or kahit ano. O ito yung susi ng bahay, ito yung mga pera, ito yung mga ano. Gawin mo ang kailangan para mas mapabuti yung negosyo mo. No? And wala akong intention na kalabanin ka sa negosyong ito kahit pa gumawa ako ng Rosmar para sa overload or something. Di ba? Magkakampi tayo. So yun yung isa sa mga nakikita natin, no? May purpose talaga to. Promotion ito para kay Rosmar. So, sino ang nakikinabang talaga dito? Malamang nakikinabang din si Diwata. Pareho silang nakikinabang dito. Pero pinakamalaki yung pakinabang dito, guys, ay si Rosmar. Bakit? Kasi napopromote yung kanyang yung kanyang mga negosyo na kumakalat na siya ay tumutulong, no? Tinulungan niya yung hindi naman mahirap to si Diwata. Maganda na yung estado ng kanyang negosyo.
ayokong i-open up ito, pero may information ako nakalap mula kay mami. Okay, may... Pero ayokong ano to, ha? Pero sasabihin ko pa rin, no? Sasabihin ko pa rin na may... Meron kasing kalaban ito si... Si Rosmar. Ang pangalan niya ay Glenda, no? Na... isa siyang... owner ng isang skincare product na nagbigay din ng mga bagay-bagay dito kay ano, kay Diwata. Nauna siya. Oo, nauna siya. Ibig sabihin, parang may pagka masasabi nating may competition din dito. Ngayon, eto si Rosmar, no? Ang ginawa niya, nag-set up siya ng isang malaking event kung saan may isang malaking truck, merong team na kukuha ng video habang binibigyan niya si Dorata ng pera, ng mga may mga palaro-palaro pa sila na pera din yung nakukuha. Pag minsan kasi nami-misinterpret na ibang tao, lalong-lalo na yung mga hindi nakikita yung totoong purpose nito, no? Na sasabihin nila, ah, napakabuti talaga ng puso nito ni Rosmar. Hindi ako gaanong kumbinsido sa mga ganun, no? Kasi nga may mga pakinabang siya dito. Hindi ito basta-basta welfare act lang. No? Kasi kung, ulitin ko, kung ito ay isang welfare act lamang or isang pagiging isang pilantropo na legit, hindi mo kailangan ng ganitong stage na mapapanood ng napakarami. Alam mo, mapapanood dito ng milyon-milyong tao eh. Kasi nga, sikat ka. Sikat din si Diwata. Kaya nga nasa utak ko sa tuwing may nakikita akong ganito. No, mayroon pa ako napanood na pumunta pa si Diwata sa ibang kung di ako nagkakamali, Davao 'yun. Not sure, ha? Binigyan siya ng kung ano-ano ng isang mayamang tao doon. Pero naka-vlog. Hindi ako sure kung politiko siya or tatakbong politiko. Maraming ano eh, maraming ganun na ipapakita nila na binibigyan nila si Diwata. Para saan ba yun? No. Kayo na ang humusga kung para saan. Di ba? And, yun lang masasabi ko dito. Sorte mo, Diwata. Napakasorte mo kasi nga, nagkakaroon ka ng mga, parang ano ito eh, libreng exposure. Tapos, ang dami mong libreng items na nakukuha which is worth millions. Di ba? And tingin ko kung ipagpapatuloy niya yung pagyayamanin pa niya yung kanyang mga negosyo, hindi siya gagawa ng mga bagay-bagay na ano na ikalulugi ng kanyang negosyo, at yung vlogging niya mas iaano pa niya, mas papalawigin pa niya, mas i-improve pa niya. Magaling naman siya eh. Nakikita ko siya sa mga videos na nagbablog siya. Kailangan niya lang talaga yung tamang ano. Pero since interesado yung mga tao sa kanya, gawa siya ng mga ano, kunin niya yung niche niya. No, parang ganun. Siguro yung mga cooking programs. No, pwede siguro yun. Yung mga tipid tips para sa pagkain. Pwede siguro yun. Ewan ko, basta kung ano yung makita ni Diwata na babagay sa kanya, yung kaya niya. And yun, basta hindi naman tayo ano dito, ayaw nating maging toxic, pero yun yung nakikita natin na ano, na hindi naman masasabing problema, pero nagagamit talaga si Diwata dito and nagbe-benefit din naman siya. Kailangan lang maging marunong talaga siya para may merong mapuntahan itong kanyang kasikatan. Oof.